Hello mga Purge! Welcome to my channel. And gusto ko po sana magpasalamat sa 1,684 natin na subscribers na palaging nanonood ng ating mga video na ina-upload. Dahil po sa inyo, meron na po tayong Google AdSense pin. Ayan, na-receive po natin siya kanina o nakuha po natin siya kanina May 3, 2021. Ayan. Pag-uusapan po natin ngayon kung paano po ba makakuha ng Google AdSense pin, gaano ba ito katagal bago mo ma-receive o makuha, and para saan po ba itong Google AdSense pin, saan ba ginagamit ito, ano ba gamit nito. Kung bago ka lang po dito sa aking channel, i-like mo na po itong video, i-subscribe mo na rin po, and click mo na rin po yung notification bell para updated ka pa po sa mga susunod pa nating mga upload na video. So, ayun na nga mga Pards, na-receive na po natin ang ating Google AdSense pin o nakuha na po natin sa post office kanina itong ating Google AdSense pin. Sasagutin natin ngayon yung mga frequently asked question regarding dito sa Google AdSense pin. Paano ba magkaroon ng Google AdSense pin? Kailan ba o gano'ng katagal mo ito marireceive? And saan ba ginagamit itong Google AdSense pin? So, simulan natin yan after ng ating intro. So, simulan na natin ito mga Pards. Ang tanong, paano nga ba magkaroon ng Google AdSense pin? Unang-una mga Pards, kailangan muna ay ma-monetize yung ating YouTube channel. So, paano ba naman ma-monetize yung ating YouTube channel? Si YouTube kasi meron siyang requirements na 1,000 subscribers and 4,000 watch hour para makapag-apply ka sa YPP o yun yung para maging YouTube program partner ni YouTube. So, pagka na-reach mo na yung 1,000 subscriber and 4,000 watch hour, pwede ka na mag-apply sa monetization ni YouTube. Ayan, makwento ko lang, yung sa akin, yung YouTube channel ko, ginawa ko pa to December 13, 2006. Bali, hindi pa masyadong uso nun yung mga vlog-vlog na ano, wala pang masyadong mga vlogger-vlogger nun. Kumbaga sa akin, ginawa ko lang yung YouTube channel ko para doon ko lang isa-save sana yung mga video. Ayan, kasi diba doon, hindi siya nawawala. Kaya gumawa ko ng YouTube channel nun, noon ako naging sisave ng mga video. Then, dumating tayo sa may point na nagkaroon ng pandemic, ayan, nagkaroon ng mga lockdown. Siyempre, wala tayong magawa sa bahay, di ba? So, ayun, nakakapanood tayo lagi ng YouTube, tapos nung nakita na ang dami na palang kumikita sa YouTube, ang dami na nagsisimulang mag-vlog, naalala ko, meron niya pala akong YouTube channel. Kaya sabi ko, try ko nga na ituloy na rin yung pag-vlog. So, March 2020, ako simulang nag-activate ulit or nag-active ulit sa pag-YouTube, di ba? December 13, 2006 pa yung YouTube channel ko. Nag-re-upload na lang ulit ako, dito na lang March 2020. So, di ba, sabi ko nga kanina, kailangan muna na magkaroon ka ng 1,000 subscriber and 4,000 watch hour. Bali yun na na-reach ko yun or na-achieve ko yung requirements ni YouTube noong July 19, 2020. Ayan. Na-receive ko yung 1,000 subscriber tsaka 4,000 watch hour noong July 19, 2020. So yun, nag-apply na nga ako for YouTube monetization. At nakakalungkot kasi na-decline tayo nung unang apply natin. Ang sabi ni YouTube, meron daw tayong mga reuse content. Ayan. So, ginawa ko, nilinis-linis ko muna ulit yung channel ko. Binura ko yung mga video na sinasabi niya na reuse content daw. So, after one month, August 19, nag-apply ulit ako ng YouTube monetization. So, yun, nakakalungkot kasi na-decline na naman tayo for second time around. De, sabi ko parang hindi yata para sa akin yung pag-YouTube. Kaya kumbaga parang nawala na ako ng ano, parang
tinabangan ako, tinabad na ulit akong mag-YouTube kasi baka parang hindi sa akin kasi nakadalawang apply na nga tayo para sa monetization pero hindi pa rin tayo na-approve. Kaya sabi ko, sige, try ko for the last time. Nag-birthday tayo ng September 18, 2020. Nag-wish tayo na sabi ko kung talagang para sa akin yung pag-YouTube at kung talagang para sa akin yung pag-YouTube eh ma-approve yung ating application para sa YPP ni YouTube. Pagka naman siya kung na-decline pa rin tayo sa pangatlong pagkakataon na pag-apply natin para sa YPP ni YouTube, eh titigil na talaga tayo. So nakakatuwa naman, nag-birthday tayo ng September 18, tapos nag-reapply tayo ng September 19, tapos ayun, nakakatuwa, September 20, 2020, na-approve na tayo. Ayan, na-monetize na yung ating channel. So nung na-approve na yung ating YouTube channel, yung na-approve na siya para sa monetization, ang tanong, magkakaroon ka na ba ng Google AdSense once na na-monetize yung channel mo? Hindi pa, mga parts, kasi meron pa isang requirements para makapag-apply na tayo ng Google AdSense pin. Dapat pag na-monetize na yung channel natin, kailangan mo munang maipon or makumpleto yung tinatawag nila na threshold. Yun yung $10. Ayan. Pagka na-reach mo na yung $10 na threshold, automatic na i-email ka ni Google AdSense na naipadala na nila yung Google AdSense pin mo. Ayan, katulad ng nangyari sa akin, automatic na in-email ako ni Google AdSense na na-email na log nila yung aking Google AdSense pin. Ang tanong, gaano katagal bago ako o bago ko naipon yung $10 na threshold? Di ba na-monetize tayo, nagkaroon ng ads yung mga video natin September 20, 2020. Ang nakakaano pa nga doon, parang gusto ko na rin tumigil kasi ang tagal din talagang ipunin ng $10. Para sa akin. Kasi September 20, 2020 tayo na-monetize. Na-reach lang natin yung threshold ni YouTube na $10 noong April 13, 2021. So, na-monetize ako ng September, October, November, December, January, February, March, April. 7 months bago ko nabuo yung $10 na threshold. Tagal, di ba? 7 months. Kala ko nga, noong una, hindi ko na mabubuo yung $10. Tapos, may mga nangyari pa nga dati na tumataas na yung estimated revenue natin, nag $8 something na ako noon. Tapos yung sumunod namang araw, pababa siya ng pababa hanggang naging zero na siya. Ewan ko kung ano yung dahilan kung bakit bumaba ng bumaba. So, yun nga po, April 13, na-reach natin yung $10 na threshold. Kaya April 14, meron ng email si AdSense na na-email na ro niya o naipadala na ro niya yung ating Google AdSense pins. Then kanina May 3, 2021 nagtry ako, nagpunta ng post office, tinanong ko kung meron na dumating na Google AdSense pin para sa akin. So meron na nga raw. Ayan, bali April 14, halos mag-iisang buwan din bago siya makarating dito. So, yun mga parts, sasagot na natin yung kung paano ka magkakaroon ng Google AdSense pin, gaano katagal bago mo ito ma-receive o makuha. Ang susunod naman ay para saan ba, saan ba ginagamit yung Google AdSense pin? Bakit ba parang napaka-importante nito? Yes mga parts, napaka-importante po nitong Google AdSense pin natin kasi ginagamit to para i-verify
na talagang ikaw yung may-ari ng YouTube channel na yan. Kasi di ba nga, once na monetize tayo, syempre kumikita na yan. Gusto lang siguraduhin ni YouTube na ikaw talaga yung may-ari ng YouTube channel na yan at ikaw yung magre-receive ng sweldo. Kaya ang gagawin, ipapadala nila itong ano, itong Google AdSense pin, tapos merong i-open mo yung Google AdSense account mo, dun mo ilalagay ito para ma-verify na ikaw talaga yung may-ari ng YouTube channel na yan. Tapos, ang pagkakaalam ko pa, once na hindi mo na-verify o hindi ka nagkaroon ng Google AdSense pin, parang merong may time na mawawala ng ads o parang ma-demonetize yung YouTube channel mo kapag ka hindi ka nakapag-verify ng hindi ka nagkaroon ng ganitong Google AdSense pin, hindi mo na-verify na ikaw talaga yung may-ari ng YouTube channel na yon, mawawala ng ads yung channel mo, yung mga video mo, mawawala siya ng ads. Kumbaga, ma-demonetize. Demonetize siya. Ayan. So, yun mga parts. Ngayon, gusto ko rin share sa inyo na ngayon pa lang natin bubuksan itong ano, itong ating Google AdSense pin. Gusto ko na kasama ko kayo sa pag-open ito. Ayan. Gusto kong share talaga sa inyo. Gusto natin kung ano makikita dito sa loob. Ayan, open na natin. Bali, ang sabi lang dito, ang iyong personal identification number PIN sa Google AdSense. Tapos nakalagay dito yung step 1, mag-sign in daw sa iyong AdSense account. Tapos step 2, i-click ang icon. Ayan, sa may setting, step 3 and step 4. Tapos yung pinaka-PIN nyo makikita dito na 246 digit na PIN. Ayan, mamaya i-share ko sa inyo yung kung paano, kung saan to ilalagay o kung paano ba i-verify yung ating account sa Google. Ayan. So yun na mga parts, dito na po nagtatapos yung vlog natin for today. And sana po nakatulong itong video na to. At kung meron pa po kayong mga tanong o meron po kayong gustong linawin, just comment lang po below. And kung hindi ka pa po nakasubscribe, subscribe na po, click na rin po yung like and hit na rin po yung notification bell para updated po kayo sa mga susunod ko pang mga video upload. Salamat mga parts, ingat kayo palagi! Thank you.